Isang mapagpalang umaga po mga kapatid, kumusta na po kayo? At ang patuloy na pagpapala, pag-iingat ng ating Panginoon ang siyang sumaating lahat. Binabati ko po kayo ng Happy Sunday sa ating mga kapatid na nasa Baluyot. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at maging dito nga po sa Valenzuela at saan mang dako sa mga kapatiran nating abroad. Ay patuloy na pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon ang siyang sumainyong lahat. Napakabilis ng panahon at tayo po ay nasa unang linggo na naman ng buwang ito, September, parang kailan lang, at patuloy po tayong lumago sa ating pong buhay pananampalataya. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, ang ating pong passage ay makikita sa James chapter 1 verse 1 hanggang 4. Babasahin ko po at ganito po ang sinasabi ng mga talata. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12,000 hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo po ay sandali munang manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa inyong kabutihan, maging sa buhay at sa kalakasan na patuloy nyo nga pong ipinahihiram upang magamit sa pagsamba, sa pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, ipinagkakatiwala ko nga po ang pag-aaral ng iyong mga salita na masamba ka nga po namin sa Espiritu at Katotohanan. Madama nga po namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan at maging sa aking mga kapatid, pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa kanila. Katagpuin niyo nga po kami at maranasan nga po namin ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Ito nga po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ating pong pag-aaral, sa ating pong passage na ito, ito po ay sa Book of James. Actually, ito po yung pinagpipray kong topic natin ngayong araw na ito at maging sa mga susunod na mga linggo, sa susunod na mga buwan na magiging series ng ating pong pagtalakay. Lord willing, ito po yung ating magiging pag-aaral. At kung ating pong titignan, ang pinaka-team ng aklat na ito ay may kinalaman po sa spiritual maturity. Kaya nga ito po yung pinagpipray ko na gusto kong maibahagi sa ating lahat na ang isa sa mga nais ng Panginoon, hindi lamang na tayo ay maligtas. Totoo po yun, napakahalaga ng ating kaligtasan. Pero tandaan natin, matapos tayong makakilala sa ating Panginoon, ang isa sa mga hamon din naman sa atin bilang mga Kristiyano na o mga mananampalataya na, kailangan po tayong lumago sa ating pong pananampalataya. At ito po yung spiritual maturity o yung tinatawag nating spiritual growth na ang nais ng Panginoon, patuloy po tayong umangat o kaya naman mag-level up sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Mayroon po akong isang nakitang magandang kaisipan sa aking pagbabasa patungkol sa maturity o yung spiritual growth natin. At ganito po yung kanyang pakahulugan. Ang sabi niya rito, makikita natin, don't just grow old, but grow up. Napakagandang kaisipan. Hindi lamang daw tayo basta't mag-grow old. Yung growing old, ito po yung pagtanda. Ngunit ang nais din ng ating Panginoon, we grow up. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Gusto ko po siyang ipakita sa ating pong panimula ng pag-aaral. Ang sinasabi ng growing old at yung growing up, makikita natin dito sa ating mga PowerPoint, ang growing old, ito po yung ating pagtanda. Ang pagtanda ay hindi po natin mapipigilan. Tama po yun. Kahit itago natin yung ating birthday o hindi natin sabihin kung kailan tayo ipinanganak, tandaan natin, taon-taon, tayo ay nadadagdagan ng edad. Tumatanda at yung pagtanda po natin ay hindi po natin yan kayang pigilan. Pero ang hamon sa atin ay ito, yung growing up. At ito po ay may kinalaman sa atin pong paglago
na kasabay ng ating pagtanda, kailangan din tayong lumalago at huwag natin itong kaliligtaan. Madalas ito yung nangyayari eh. Tayo ay tumatanda pero nakakalimutan o hindi nakakasabay yung ating paglago. Tandaan natin sa ating pong buhay pananampalataya ay ganoon din naman po mga kapatid, na hindi lamang tayo yung sinasabi natin na matagal na akong Kristiyano, matagal na akong nakakilala sa ating Panginoon, napakaganda po nun. Pero dapat din naman sumasabay yung paglago na hindi po natin ito kinaliligtaan. Kaya nga, kung ating pong papansinin, mayroon tayong mga kasabihan. Narinig ko ito sa mga ilang mga tao na ang kanilang sinasabi, tumandang walang kinatandaan. Huwag po sanang mangyari iyon. O kaya naman, ang naririnig natin minsan, tumandang paurong. Kung kailan tumanda, saka umurong. Ang ibig lang sabihin, hindi siya nag-mature o hindi siya lumago sa kanyang buhay. At ito ay pwede rin natin i-apply sa ating pong pananampalataya. Kaya nga, isang magandang dapat natin gawin, ito po yung sinasabi dyan, self-evaluation. Kailangan po nating i-check ang ating mga sarili. Kumusta na nga ba ang aking pananampalataya? Una, tiyakin natin na tayo ay ligtas. Pangalawa, natiyakin din naman natin na habang tayo ay tumatagal sa ating kaugnayan sa ating Panginoon, dapat din naman tayong natututo at lumalago sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Mayroon po akong isang verse na nabasa. Ganito po ang sinasabing magandang self-evaluation. Tandaan natin ang sarili po natin ang ating titignan. Huwag muna nating tingnan yung iba. Kasi ang tendency kung yung iba ang palagi nating tinitignan, nagiging judgmental tayo. Yung sarili po natin, maging honest tayo sa ating Panginoon, sa ating mga sarili. Huwag nating dayain. Ngunit ang sinasabi niya rito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see if your faith is genuine. Ipinapakita ngayon dito yung katotohanan na totoo nga ba yung aking pananampalataya? Test yourself. Meron po akong gustong ipapansing salita sa binasa natin ito. Yung una, yung examine yourselves. Na kung saan talagang suriin natin yung ating mga sarili. Tingnan nating mabuti yung ating mga sarili. Pangalawa, test yourselves. Ipinapakita ngayon dito yung katotohanan na sa ating buhay, kailangan talaga nating lubos na makilala upang malaman natin kung ano nga po ba talaga ang tunay nating kalalagayan sa ating buhay pananampalataya. Meron akong isang verse na nakita. Ang sabi niya rito sa 1 Corinthians chapter 3. Ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Tandaan natin ang sulat na ito ay sa mga Kristiyano na katulad natin. Okay, ang sabi niya rito, mga kapatid, kaya nga kapatid ang kanyang pagbati. Hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga, pansinin natin yung naka-highlight na salita, sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Sila ay sanggol. Ang ibig daw sabihin ng sanggol dyan, hindi ito yung bagong panganak na baby. Ngunit ito daw yung matagal na, pero baby pa rin yung kanilang pag-uugali. Sa madaling salita, immature. Okay. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon. Pansinin natin ha, noon ang yung naka-underline at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Pansinin natin yung sumunod na sentence. Subalit hanggang ngayon. Makikita natin yung comparison ng yung period of time noon, okay? Tapos hanggang ngayon, yung naka-underline na salita ulit, ay hindi pa rin ninyo kaya. Sa madaling salita, ang mga Kristiyanong ito ay hindi sila yung bagong nakakilala sa Panginoon. Kaya nga, sanggol sa pananampalataya, hindi daw nangangahulugan na kasi nung isang taon lang nakakilala. Ngunit ito daw yung noon, matagal na, at the same time, hanggang ngayon, ay hindi pa nila kaya. Verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-aaway ay palatandaan na makasanglibutan pa kayo at namumuhay ayon
sa laman. Mga kapatid, huwag sanang mangyari ito sa atin. Bagkus, hindi lang tayo tumanda, ngunit tayo ay lumalago. Not only growing old, but growing up. Kumusta ka na po, kapatid, sa iyong buhay pananampalataya? Tingnan natin itong kaisipang ito, yung immature at yung mature. Ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Pansinin po natin, ang immature, pwede nating sabihin na matampuhin, maaway, maingitin, makasarili, makalaman. Mga kapatid, hindi ikaw yan, ha? Tingnan natin yung mature, maunawain, mapagpakumbaba, matulungin, mapagparaya, espiritual. Ikaw po yan, kapatid. Hindi ba't napakaganda? Ano yung pagkakaiba niyan? Ang pagkakaiba niyan, more on attitudes. Ipinapakita ngayon yung ating pag-uugali, na ito naman yung talagang, sabi nga nung narinig ko, ang paglago ay tanda na ikaw ay buhay. At yung pagkalanta ay tanda na patay. Huwag sanang malanta, bagkus patuloy tayong lumalago dahil ito po yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito, yung topic natin sa Book of James, ito po ay may kinalaman sa spiritual maturity. At ang una po nating lesson at sa mga susunod pang mga linggo ay itutuloy po natin ito sa ating pong pag-aaral upang patuloy tayong lumago. Ang ating pong lesson ngayon ay Turning Trials into Triumph. Ito po yung binasa natin kanina. Ano nga ba ang may kinalaman sa mga pagsubok? Ito yung truths about trials. Una, trials are inevitable. Ang ibig sabihin, ito ay unavoidable. Kumbaga, hindi mo kayang pigilan. Walang exempted pagdating sa mga pagsubok. Pansinin natin yung sinabi sa verse 2. My brothers, ito ay mga kapatid. Ito ay sa mga kapwa mananampalataya. Whenever you face trials of many kinds. Pansinin natin yung term na ginamit na whenever. Kumbaga, ang ibig daw sabihin ng salitang iyan, talagang darating at darating yung mga pagsubok sa ating buhay. Kumbaga, ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya nga, huwag na tayong magtaka, huwag na po tayong magulat dahil ito po ay part ng ating pong Christian life. Pangalawa na katotohanan, trials are variables o kaya naman different forms. Ang sinabi niya dito, you face trials of many kinds, yung nakabox. Ipinapakita ngayon dito, iba't ibang uri ng mga pagsubok. Una, may mga pagsubok talagang darating sa ating buhay. Pangalawa, ito ay dumarating sa iba't ibang anyo, pwedeng financial, pwedeng relational, pwede itong may pagkinalaman sa ating physical, yung mga karamdaman marahil, o kaya naman sa family, o kaya naman sa iba't ibang uri, katulad sa hanap buhay, katulad sa trabaho, ipinapakita na maraming mga pagsubok na dumarating talaga sa buhay natin, sa iba't ibang anyo. Ipinapakita ngayon dito na ito yung sinasabi ng verse. At yung pangatlo, tandaan natin, truths about trials. Trials are purposeful. Ito po ay meaningful, mga kapatid. Sa madaling salita, hindi lamang siya dumarating na wala lang, di ba? Ngunit tandaan natin, ang mga trials na ito ay may mga layunin. Ang Panginoon sa kanyang karunungan at kapangyarihan ay may mga magagandang plano siya at may layunin ang bawat pagsubok na dumarating po sa ating mga buhay. Na kung saan ito ay dumarating na mayroon talagang nais ang Panginoong ituro sa atin at part nito, katulad ng ating pinag-aaralan ngayon, yung ating pong maturity. At dito ngayon iikot yung ating pong pag-aaral, ano nga ba yung mga layunin ng mga pagsubok na ito? Ang sabi ng verse 3, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Mayroon pong purpose ang ating Panginoon sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya nga, ang kaisipan, purposes of trials. Ano nga ba ang layunin ng ating Panginoon? Tingnan po natin yung una, to test our faith.
Ang pinakalayunin nito upang subukin ang ating pananampalataya. Kaya nga doon sa isang verse sa 1 Peter o 1 Pedro chapter 1 verse 6 and 7, kung nakikita po ninyo sa inyong mga screen, pwede po ninyo akong sabayan sa pagbasa. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Mga kapatid, ang unang purpose na pwede nating matutunan ay upang subukin ang ating pananampalataya. Ang isa sa mga nangyayari sa ating kapanahunan, nauso yung mga fake, katulad ng fake news, di ba? Yung mga bagay na pwede kang madaya o maloko, fake money, di ba? Maraming mga ganyan, o kaya yung mga gadgets, mga fake, di ba? Ang daming mga peke, kaya nga gusto natin yung salitang legit, yung talagang totoo, di ba? Pero paano nga malalaman yung totoo o yung tunay? At kahit sa ating panahon ngayon, napakaraming fake, yung pekeng pananampalataya. Ito ay nagsusulputan. Talaga ang dami niyang kaliwat kanan na makikita natin sa ating paligid kahit sa social media na kung hindi ka maalam ay pwede kang matangay o madaya. Kaya nga, ang point natin mga kapatid ay ito. Paano nga ba malalaman ang totoo sa hindi totoo? Ang sinasabi po, kailangan itong subukin. Maganda yung illustration na ginamit nung talata na ating binasa. Yung ginto, yung nakabox, ginto. At yung ginto na yan ay nahihalintulad sa ating pananampalataya. Pero ang point dito, ang ating pananampalataya ay higit na mas mahalaga kaysa sa ginto. Oo, kapag ikaw ay may alahas, ayaw mong fake. Gusto mo totoo, pero paano mo malalaman ng totoo? Dapat po itong subukin. At ang sinasabi nga dito, how much more sa ating pananampalataya? Dapat hindi fake ang ating pananampalataya. Kaya kailangan dumaan din sa mga pagsubok. Ang ginto ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. At gayon din naman po ang ating pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan saan? Sa pagsubok. At ang sinasabi po ng ating verse, upang malaman kung talagang tapat. Doon ngayon lumalabas yung tunay na pananampalataya at doon din naman makikita ang hindi totoong pananampalataya. Sabi nung isang quotation na sinabi ni Bruce Wilkinson, when facing trials, kung tayo daw ay humaharap sa mga pagsubok ng buhay, how you respond makes all difference. Kung paano daw tayo tutugon, yun ang kanyang point eh. Kasi hindi na daw pinag-uusapan dito kung mabigat ba, umagaang ba, o marami ba, kakaunti pa, simple ba, o kaya talagang matindi ba yung pagsubok, hindi daw ganun eh. Ang sinasabi niya dito, how you respond, kung paano tayo tumutugon, yun daw yung makes all difference. May dalawang pagtugon. Ang sabi niya, you can complain, rebel, or run away. May mga tao sa kabila ng mga pagsubok, sila ay nagre-reklamo, nagre-resist, nagre-rebelde, lumalaban, nagagalit na sa Panginoon, o kaya tumatakas na at natutunaw na ang kanilang pananampalataya. Huwag naman po sana maging ganun, kapatid. Magandang tanda na hindi nga talaga totoo. Kasi ang totoo makikita natin dito, or you can experience the joy, comfort, and rest that comes to disciples who keep their eyes on the prize, not the pain. Na kung saan yung mga totoo na habang may mga pagsubok, mas lalong kumikinang, nagiging mas matapat, mas lalo silang nagiging mas malapit sa ating Panginoon. Hindi ba napakaganda noon, mga kapatid? Kumusta na po ang ating buhay pananampalataya? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita physically o personally, pero sana sa kabila ng pandemic na ito, hindi ito yung hadlang para tayo panghinaan. Ngunit magandang encouragement sa atin, mga kapatid. How you respond? Paano nga ba tayo tutugon? Sana maranasan natin yung joy, comfort, and rest
dahil ang ating mga mata ay nakatuon doon sa purpose ng ating Panginoon at hindi lamang doon sa pain. Dahil ito ay nagre-result ng ating spiritual maturity. Tingnan natin yung kasunod. To develop our character. Para mas lalong pang yung ma-develop. Kumbaga, talagang nahahasa pa yung ating pag-uugali. Tingnan natin yung talatang ito, mga kapatid. Sa Romans chapter 5, ang sabi niya dito sa verse 3 and 4, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. May mga kahirapan na tayo ay tinitiis, talagang bahagi na ng ating buhay espiritual. Talagang makikita natin dito na ito ay karanasan natin sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng, pansinin natin yung una, ano nga ba yung development ng character dito? Kapag tayo ay nagtitiis ng kahirapan, ito ay nagbubunga ng pagtityaga. Napakaganda, no? Nadidevelop yung ating patience, yung katyagaan natin. Di ba meron tayong naririnig na mga sa mga sticker, naririnig ko yan sa mga sasakyan, Lord, give me patience right now. Eh, hindi naman ganun ang patience eh. Ang patience ay nadidevelop na kung saan talagang hindi yun right now. Walang patience na right now. Na kung saan ang patience ay matagal, na talagang nadidevelop yun. Yung ating pagtityaga. Pangalawa, at ang pagtityaga ay nagbubunga ng katatagan. Pangalawa, na mas lalo tayong nagiging matatag. Kasi yung pagtityaga, nandoon na yung problema natin sa pagkainip. Mainipin kasi tayo. Gusto na nating, ayaw nating maghintay. Pero ito yung pagtityaga, tapos katatagan. Mas lalo tayong nagiging matibay. Hindi po ba? Sa paghihintay, mas lalo tayong nagiging matibay. Katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Mga kapatid, ito yung nais ng ating pong Panginoon. Sa ating pong buhay, spiritual, na sa pamamagitan ng mga pagsubok, mas lalo tayong nagiging Christ-likeness, kawangis o katulad ng ating Panginoon. Meron pong development sa ating pong mga character o sa ating pong mga pag-uugali. Part ng ating maturity. Pangatlo, at ito yung huling point natin, to mature our spiritual life. Katulad nung sinasabi natin, ang purpose ng trials ay upang lumago. At ito po yung talata natin sa James chapter 1 verse 3 and 4, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap. Yung maging ganap, hindi naman perfect, ngunit upang kayo ay mag-mature at walang pagkukulang. Maturity, mga kapatid. At ito yung nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito yung mga layunin kung bakit may mga trials, to test our faith, to develop our character, and to mature our spiritual life. Sabi ng isang author na si Warren Worsby, when we experience trials, kung tayo daw ay nakakaranas ng mga pagsubok, our complaining is evidence of unbelief. But our obedience is evidence of faith. Dalawang bagay. Una, pwede kang magreklamo. At yung pagre-reklamo ay palatandaan ng ating kakulangan o hindi pagtitiwala. Pero yung ating pagsunod, ito naman ay magandang palatandaan ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Kumusta po ang ating pong pananampalataya? Dapat makita sa atin yung pagsunod, yung maturity, para ito naman yung magandang tanda na patuloy po tayong umuunlad sa ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoon. At ang sabi pa nga sa kaisipang ito, because trials reveals our heart. Dito daw yung mga pagsubok, ito daw yung maglalabas ng tunay na saloobin natin, yung puso natin. Kasi hindi naman natin, una, hindi natin nakikita yung puso ng iba. At the same time, minsan yung sarili natin, dadadaya natin. Pero sa kabila ng mga pagsubok na ito, doon lumalabas ang tunay nating saloobin. Sana
ang makita sa atin ay yung maturity. Yung ating pag-uugali na patuloy na nagiging mas maunlad, nagle-level up sa kabila ng mga pagsubok na ating pong nararanasan. Kaya nga, yung ating pong topic ngayon sa ating pong pag-aaral, Turning Trials into Triumphs, at dito po ako magwawakas sa ating pong pagtalakay. Una, makikita natin sometimes yung He o God allows trials to mature us. Talagang inaalaw ni God yung mga pagsubok para tayo ay mag-grow. Pangalawa, sometimes He allows suffering to strengthen us upang tayo ay patibayin pa. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, nabasa natin yung ginto at yung pananampalataya kanina. At yung pangatlo dyan, sometimes He allows pain, yung mga sakit, to discipline us. Sa Hebrews chapter 12, makikita natin kahit yung pagpalo na ginagawa ng ating Panginoon, pasalamat dahil may mga palo, dahil ito ay palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos at mahal ka ng Diyos. At kahit doon sa pain na yon ng discipline, ay pinahihintulutan din ng ating Panginoon. Kaya nga, iba't iba, no? Pwedeng trials, pwede yung sufferings, pwede rin naman yung pain. Pero ang sinasabi niya dito, but all things, pansinin natin, He allows are for our good always. At kung ano man yung mga bagay na ipinahihintulot ng Panginoon, ay ito po ay para sa ating ikabubuti. Palaging sa ating pong kabutihan iyan. At ang sabi nga ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. All things work together for our good. Hindi niya sinasabi na lahat ng bagay ay mabuti, pero yung lahat ng bagay, magkakasama-sama na yun, matatamis, mapapait na karanasan, kahit yung mga pagsubok at mga pagpapala, kalungkutan at kasiyahan ng ating buhay, ay pinagsasama-sama, ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para po sa ating ikabubuti. Dahil sa karunungan at kapangyarihan ng Panginoon, ay mayroon siyang napakagandang plano at layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang resulta ay sa atin pong kapakanan at magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat po dahil sa iyong mga salita ay patuloy niyo nga po kaming pinapaalalahanan kung paano po namin matutunan ang pagharap sa mga pagsubok ng aming buhay. Salamat po dahil mayroon kang magandang layunin at ito nga po ay para rin po sa aming maturity, Panginoon. Salamat po sa aking mga kapatid. Hipuin niyo nga po kami at patuloy na masumpungang nagtatapat at patuloy nga pong nagiging malapit sa inyo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.